Standing request, yung isang singer noon, I think you're familiar with her, si Gigi Bolano. Yes. Oh, magsama daw kayo, gusto niya, bakit ngayon pa lang? Bakit nga ba, mahal? Sorry, wait, bakit nabis kita mahal? Bakit nga mahal? Bakit nga ba mahal? Ang dami kasi song na bakit, no, dito, no? Ayun, nagpatawa lang ako. Okay. Oo, oh, hindi, ako rin, gusto ko rin siyang makasama, no? Kaya lang wala pang chance to perform with her, but I'm really looking forward to performing with her very, very soon. Hi, Gigi! Tapang nga, no? Ha? Tapang nga. Russell na ba? No, alam mo, si Gigi magaling siya talagang singer din, no? Even before she sang my song, napanood ko na siya sa mga, yung mga Wish, ganun. So, nung narinig ko siya, sabi ko, uy, ang ganda naman ng boses nitong batang ito. Syempre, bata kasi she's much younger than I am. But I'm also happy that she decided to do a version of my song. Nagsimula siya sa isang joke, I believe, no? Sa isang challenge. Yes, na yes. Sa Facebook ba? Parang TikTok ata. Oo. So, nung team. Oo, na parang bakit nung bakit? Kasi talagang sobrang hirap pong awitin talaga yung bakit nga ba mahal kita. Tagus na sa puso, masakit pa sa lalamunan. But yun siguro yung song, no, it really invokes yung pain na nararamdaman nung tao. Eh paano nga magkasabay kayo ng Valentine's? Magkasabay ba? Nasa solo. Actually, dapat nga, she also invited. Itong huli na lang. But, meron na rin kasi akong commitment that day. Meron kasing birthday yung aking father-in-law. So, may conflict sa schedule. But, ha? Never pa kami nakita in person. So, sana, one of these days. Ms. Russell, ano po yung insight niyo po sa like you? Ang dami na kasi yung version ng bakit niyo. Ano po yung insight niyo sa mga ako naman okay naman sa akin na nire-revive yung song ko, no. Actually, I'm really quite flattered that there have been so many singers na gumagawa ng sarili nilang version ng Bakit Nga Ba Mahal Kita. Meron din ba? I think Bakit Nga Ba Mahal Kita rin yata yung nire-revive niya. So, kasi parang yung song, mas humahaba yung buhay niya, di ba? Mas na-appreciate siya, hindi lang yung generation namin, but yung mga bagong generation ngayon. Ilang taon na nga ba yung kanta? 1995 when I recorded that song. So, tagal na. Ano natin bilangin? Ano natin bilangin? Pero di ba? Pero nakakatuwa kasi talagang ang haba-haba nung buhay nung kantang Bakit Nga Ba Mahal Kita. Larry Hermoso. Although he passed away, so... Pero magaling siyang composer. He's also the one who composed Dahil Mahal Kita. Dahil Mahal na Mahal Kita. Ano po update sa musical sa actually, ngayon, I'm really taking a break, no? Ito yung parang first na tinanggap ko talaga na concert. And hopefully this year, I'll get to do more. Kasi for the past few years, I've really been concentrating lang dun sa kids ko, no, because syempre pandemic, so I felt that I had to, you know, focus my attention sa kids ko because they're only 10 and 8. And medyo mahirap na yung what happened with the pandemic. So, but I'm hoping and I'm starting to go back kasi nami-miss ko din. Actually, nami-miss ko rin talaga. So, paminsan-minsan lang talaga ako na nakakalabas. Kasi parang feeling ko, I still need to be ready once again. Parang, syempre, oh, pero I don't really want to disappoint naman, syempre, yung mga listeners ko dyan, yung mga supporters ko have been there with me since before. And when I really go back, I want to be prepared for it as well. So, again, since nag-rehearse tayo ngayon, can you sing a bar or two from yung pinakamataas na bakit tapos kitang mahal? Bakit nga ba mahal kita? Pinatawa ko lang siya. Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Pwede na ba yun? Thank you. Salamat. Kasi marami na nag-sama-sama ulit ng friends mo, si Nadalyn. Oo nga. Sana
sana no, magkaroon din kami ng chance to do a project together. Kasi kami lagi lang ano, lagi lang nagchichikahan, alam mo, diba? So, we're hoping na magkaroon din ng project for us na magkasama-sama kami kasi para mas lalo kami mag-bond ulit. Oo nga, alam mo ba, nag-uusap kami, ang mga pinag-uusapan namin hindi before kasi about clothes, about accessories, but now we talk about our children, our married life. So talaga makikita talaga namin yung maturity namin, di ba, through the years. And nakakatawa kasi kahit hindi kami nakikita masyado, but when we do get to see each other, parang walang time na lumipas. One time I performed with Jelena and we were talking about how to manage our kids. Syempre kasi ngayon, 'di ba, mental health is such an issue. So, pag daw pinapagalitan niya 'yung anak niya, minsan iiyak, sabi ko, naku, ako rin. So, ang ngayon lang namin na-realize how hard it is talaga na magpalaki ng mga anak. Diba? Kasi before parang ano lang kami sa mga parents namin, but now that we are also parents, doon namin talaga na-realize na ang hirap pala kasi you want to spoil them but you also want to give them tough love kasi sometimes talaga namang dapat, diba? We need to discipline them as well. Pasensya na. Can you start from here? Balin. Sandara, hold on. Okay. Mahal kita, kahit na may mahal ka mang iba,